po sa inyo mga kapatid, mga kaklase or mga kapwa Filipino na nagmamahal sa ating bansa. Good morning sa inyong lahat sa anumang panikinig mundo naroon. Well, this is Johnny the Bagger once again para sa ating live JDB comments pro Filipino. Kasi bigla-bigla, di ba? Ewan ko kung may nagtaka. Ewan ko lang kung merong nagtaka. Bakit bigla na namang sumulpot itong issue ng ICC? Diba? Yung International Criminal Court na complain, hindi pa naman kaso pero papunta doon dahil umuusad, dahil hindi effective ang ginagawa ng gobyerno na i-ignore. Kasi maski naman sa natural na korte, diba? Yung mga ordinaryong korte natin, pag merong summon, no? merong paala-ala sa iyo na merong nagreklamo sa iyo, hindi mo pwedeng i-ignore yan. Kami sa barangay, pag meron kaming summon, hindi pwedeng i-ignore yan. Oh. Pwede kang i-cite for contempt of court, indirect contempt of court. Sa side kami, pwede kaming magsampa ng ganun para pwersahin ka ng korte. Dalhin ka ng korte, pahuli ka sa pulis, ikulong ka, tapos sa araw ng schedule, ihaharap ka sa amin, sa mga barangay, Lupon Tagapamayapa. Oh. So siyempre, ganun din, common sense lang din ang paandarin natin, ganun din sa mga national courts natin or yung kagaya ng mga RTC, Municipal Circuit Trial Court, wala nang ganun ngayon eh. So, haharapin mo rin, pupuntahan mo rin, di ba? Ganun din ang gagawin mo doon. So, ngayon, itong parte ng sa ICC, abay, hindi ho natin ito pwedeng i-ignore, lalo na sa side ng ating gobyerno. And my stand will never change na pwede na dapat natin itong baliwalain lang. Tignan mo ang China, ayaw humarap sa atin noon sa international, yung sa ICC. Okay, yung sa PCA, Permanent Court of Arbitration. So you see what happened? Di ba't umusad ang kaso na hindi humaharap ang China? Oh, so ganun din ito sa ICC. Kaya kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Nagpasailalim tayo sa ICC. Kumalas tayo sa ICC kasi hindi na natin sila nagugustuhan. Kasi in-entertain na nila itong bintang nila Trillanes. Anong gagawin natin, korte yan? My stand is, sagutin niya ng gobyerno, kung walang tinatago, face it. Ipa-dismiss na yan. Diba? So ngayon, lumilitaw, parang nagamit pa ata. Diba? So tingin nyo kaya, hindi kaya nagagamit ng Amerika to put pressure on President Duterte? Diba? Imagine na, in just a matter of day or 2 days, biglang sumulpot itong lintek na si Fatou. Yung ICC, magre-retiro na lang ang Dabiana. Sumulpot. Ngayon ganito. Totoo naman, nakakapagtaka. Bakit bigla itong si Bensouda na paalis na lang? Kahapon, tama, di ba? O, 25. Nakalimutan ang exact date. Pero itong June 2021, matatapos yung panunungkulan ni Bensouda. O ni Bensouda. O ni Fatou. Ngayon, hiniling niya na ipagpatuloy, pati nung kanyang, okay, so nandiyan na yan. Pero ang nakapagtataka kasi, ang mabigat na ginawa ni President Duterte, imbis na desisyonan kung abrogation na talaga ng VFA, which is talagang inaarayan ng Amerika yan, di ba? Itong ginawa naman niya, suspension. So nakapending pa rin. Ibig sabihin, hindi makakagalaw, di ba? Hindi makakakilos ang VFA, walang exercise na magaganap. So malaking sabi natin disadvantage yan para sa side ng US. Lalo ngayon, ang gusto ng Amerika is magpakita ng puwersa sa China. Dahil nagkakaroon sila ng iringan in regard to Taiwan. Di ba? Now, ganito. Pinagpapaliwanag ni President Duterte, di ba, ang Amerika. Ang hinihingi niyang ipaliwanag ng Amerika, ito yung mabigat ha. Ito yung mabigat doon. Paliwanag nyo sa amin, at kailangan satisfactory yung paliwanag. Paliwanag nyo sa amin, bakit nangyari na nawalan kami ng teritoryo? Ano ang ginawa ninyo? Diba? So napakasimple lang nun. Explain mo nga sa amin, in layman's term. Explain mo
explain mo nga sa akin, paano nangyari nung sumausawa ka doon? Sa usapin na yan, alam mo gano'ng kabigat yan, eksperto kayo sa pangingialam sa internationally, bakit nung nakialam kayo, dapat kami ang kakampi nyo, bakit kami natalo, bakit kami nawalan? Diba? So we expect na ang inyong pakikialam ay magiging pabor sa amin, magbabibenepisyo kami lalo. Bakit nung nakisawsaw kayo, kami panalugi, ika nga. So yun ang ano ni President Duterte. Diba? At eto na, alam nyo naman na to eh. Hindi natin pag-uusapan kung paano naging takbo doon, paano umatras, sino may kasalanan, alam na natin yan. Ah. So, kailangan kasing ipaliwanag ng Amerika dito. Paano nangyari, saan, kanino kinuha nito ni Campbell ng ASIC, diba, ng Amerika for Asia Affairs, na sinabi niya kay Ambassador Cuiza Jr. na aatras ang mga Pilipino, aalis din sila sa lugar. Pag-uusapan na lang kung ano yung sigalod. So madaling salita, status quo sila. So that they agreed. So tripartite agreement, ika nga na pag-i-status quo. Kung ano yung sitwasyon na sislong yan, pag-usapan na lang natin. Huwag tayong mag-aaway, huwag tayong mag-iiringan. So mangisda tayo pare-pareho. Ang problema ngayon, mukhang, eto ha, dahil walang hawak na black and white ang gobyerno natin coming from the United States of America. Ang kamalian natin ay sinunod nila yung payo na yan ng Amerika ni Campbell through Cuiza. And Cuiza did not verify dahil wala rin naman siyang pruweba na may papakita talagang nagkaroon ng ganung agreement ang Amerika at saka ang China or dokumentong pinirmahan ng tatlong partido. If Cuiza can represent and then with the power to decide on behalf of the Philippine government. Diba? So yan ang mga bagay na kinakailangan ipaliwanag ng Amerika. At alam ng Amerika na malabo nilang makumbinsi si President Duterte that this is really a intention of President Duterte na talagang alisin na ang VFA. Diba? Kaya lang, binibitin lang ng Presidente para meron din siyang pang-hold, pang-control sa liig ng Amerika. This is actually geopolitics and that actually delays. Kung meron mang posibleng mangyaring hindi magandang kaguluhan dito sa South China Sea o dito sa East Asia, yun sa issue sa Taiwan, eh hindi ko naman sinasabing digmaan ha. It could be through economic. Diba? Magkakaroon ng problemang ganyan. Madali tayong maapektuhan eh. Madali tayong maapektuhan. Wala kasi tayong ano, wala tayong mga industriya. Wala tayong production dito. Lahat tayo inaasa natin sa labas. So madali tayong mapinsala dito. Ngayon, madelay lang yung mga trading ports na yan, maantala yan, tapos na, sibak na naman tayo, problema na naman. Pressure na naman tayo dyan. So ngayon, ang nakikita ko po rito mga kababayan, bagamat ang Amerika ay hindi po isang partido na kabilang or kasapi ng ICC, pero pansin ninyo ang lakas ng kapangyarihan ng Amerika. They control even the United Nations. Diba? At ito namang ICC, hindi rin po naman ito hiwalay sa United Nations. Okay? Ang Pilipinas, permanent member tayo. Hanggang ganun lang tayo. Wala tayong kapangyarihan dyan. Oh, hindi tayo kabilang dun sa, yung lima ba yun na member nila? Kasama ang China, America, Russia, I think Germany rin kasama ron. Na yung isa lang sa kanilang magbito, hindi na baliwala ng resolution ng United Nations. Oh. Kaya malaking problema sa atin yung away-away natin, kung away natin ng China regarding sa West Philippine Sea. Now, going back, ayaw lang ho ng Amerika na malalagay sila sa alanganin ganitong sitwasyon na sila ang nagbigay ng inimbentong kwento na pumayag ang Chinese government. So ayaw nilang malagay sila sa ganong klase na fraudulent ang kanilang ginawa. Diba? Para lang. I don't know kung anong purpose nila, bakit ginawa nila yon, or it could be a personal choice ni Cuiza. Pero kung matatandaan dyan, balik sa history, meron kasing pinupush ang Amerika na para yung makasuhan etong China. Pinupush nila yan sa ibang mga claimant countries dyan sa South China Sea. Sa mga EEC nila. Ang problema,
Since 80s pa yan, wala kasing makapressure ng matindi sa China. Walang nagsasampa ng kaso laban sa kanila. And gusto ng Amerika is i-control din ang galaw ng China. And apparently, sila nga mismo baon sa utang sa China. Lahat ng pangangailangan nila, including paggawa ng missiles, military equipments nila, ini-import pa nila sa China. Yung mga components, ini-import pa nila. So, the only way to get rid of this, it's either join China or put more pressure on China. So, ang Pilipinas, napaka-importante ito at hindi dapat mawala sa Amerika. Yan ang tingin nila dyan. At yan din naman kung tutuusin ang tingin ng ibang mga bansa katulad ng China. Kaya nga madaling nakaibigan nila si President Duterte. Diba? Put more influence. And besides, ang lapit ng China sa Amerika, sa Pilipinas. Unlike ng Amerika, ang layo, milya-milya pa ang tatakbuhin nila. So kailangan nila talaga tayo rito. And besides ito, tingnan nyo ha, ang pinag-uusapan dito, training-training lang, visiting forces agreement. Pero bakit ito'y mukhang sobrang big deal sa Amerika? Lintik mag-exercise lang naman sila dito sa atin. Diba? Bakit hindi pa nila pabayaan? Let go mo nilang, Mr. President. Kung ayaw mong mag-exercise kami dyan, di mag-exercise na lang kami dito. Maki-exercise na lang kami sa Saipan. O kaya dito sa Vietnam. Diba? Pwede naman yun eh. Meron naman sila mga VFA din sa ibang mga bansa. Bakit nandito? Dito pa rin pinupush yun. It's to simply to encircle, diba, the communist influence, especially ngayon, itong China ang mabigat. Ang Russia, nawala na yung mabigat na banta sa kanila, pero mukhang ang banta ng Russia ang natutulog. Ngayon, ang China ang kalaban nila. So ayaw nilang magpaliwanag ngayon na niloko lang nila si Kuwisa. Okay? Ang tanong ito pa eh, who will take responsibility sa panluloko na yan kay Philippine Ambassador? No? Let's assume, niloko. Ah, kasi kung walang black and white, eh, anong ginawa? Pinaniwalaan ng tao eh. Bakit pinaniwalaan? Either uto-uto o talagang sobrang laki ng tiwala sa kanila na ang Amerika ay may malasakit sa atin, na matagalan nating kaibigan, katulad ng ibinibida ni Joe Biden nung kanyang speech noong Independence Day. Diba? So, gaano ba naman ang ICC kumpara sa lakas ng impluensya ng Amerika? And in fact, hindi nga nila matuloy-tuluyan ang Amerika eh, sa kaso ng ganitong kaso rin na ini-issue nila sa Amerika. Diba? And also, that involves funding. Ha? Sino yung magsisilbi bilang military or bilang police? Umaakto kasi na universal police, universal army, itong United States of America. Naalala niyo yung coalition of the killing or coalition of the willing regarding dun sa Iraq? The time of PGMA at saka nito ni Jovito Palparan, di ba? So, ang nakikita ko dito, ginamit nila ngayon itong ICC na kung tutuusin, hindi napapanahon, para sa akin, hindi napapanahon na itong outgoing ang magsasagawa ng ganong klase ng request ng investigasyon para ma-determine nila kung meron silang jurisdiction. Yun lang yun, ha? Kung meron silang jurisdiction, they're going to talk to the people involved o kaya doon sa mga pamilya ng biktima. Diba? Kasi ho, sa utak ho nila Bensouda, ni Pato, meron daw matibay na dahilan na mukhang ang nangyari yung mga bintang na yan, kaya kailangan nilang mag-imbestiga. So sabi naman ng iba, yan ang dahilan dahil kayo prejudiced na sa akin kaya kami umaalis. Yun ang explanation ni President Duterte. Tama rin naman yun kung hindi ka naman na nagtitiwala sa ICC, di ba? Sa proseso nila and you believe na one-sided na sila. Kaya lang, meron eh. Umalis na tayo, granting. Umalis na tayo, wala na silang jurisdiction since March 17 onwards. Pero March 16 backward, meron. Hanggang 2011 nga eh. Hanggang 2016 gusto nilang kalkalin. O additional. Para lang talagang masiguro now. Sino ang nagbigay sa kanila ng ideyang gawin yan? Was it Trillanes?
Sino ang nagbigay ng lakas ng loob kina Trillanes? Haven't you noticed saan nila hinugot yung lakas ng loob na yan? Ano mga kalaban ng presidente? We can guess. Diba? Saan ninyo hinuhugot yung ganyang lakas ng loob? Pwede kayong makulong sa mga paninirang ganyan. Oh. Hindi lahat ng klase ng libel because those are libelous statements. Pero saan sila na kumuha ng lakas ng loob itawan yung ganong mga bintang sa presidente? Diba? Sobrang confident sila na ito'y makukulong. Saan nila nakuha yung ganon? So there must be somebody, there must be a giant who's behind with them, financing, diba? Gusto pang makapasok, maging presidente, imagine. Ikaw na nag-aakusa, ikaw na maraming kabalbalan at alam mo yan, ikaw na hindi umaasenso sa survey, diba? Alam mong ikaw ay sinusuka na ng taong bayan, gusto mo mag-presidente? Anong inaasahan nyo? Smart magic? Sinong malaking tao nasa likod ng smart magic? Diba? Yan yung mga dapat natin tingnan dito. Sino? Bakit? Why is it all of a sudden? Ha? Nagbago yung takbo ng panahon eh. Diba? Nagbago. Imagine, President Duterte put more pressure on the United States. Naisukan nyo na yung nalalaman ninyo. Bakit nangyari na naglaho itong aming mga walong teritoryo sa West Philippine Sea? And like what I mentioned dati nung nakaraang vlog natin, na hindi naman talagang Amerika lang ang target ng presidente dito na masaktan, ika nga, sa kanyang kagustuhan na yan. Kasi gusto naman yung tanggalin na yung DFA. Hindi niya na kailangan mag-inarte, ika nga, ng ganyan. Ang gusto nilang mangyari dito, hindi na sila bibigyan ng presidente pa ng itong pressure. Okay? Ang pressure, they just simply pass the ball, okay, or return the ball of pressure to President Duterte. Na teka muna, tabunan ka na namin ngayon ng issue. Issue mo ay ICC, marami kang kasalanan. O, sabihin, alam naman nilang na hindi naman itong lulusot, pero ang matindi lang dito, pressure kasi malapit na ang eleksyon. Diba? At kung patuloy na hindi ito iintindihin ng gobyerno, patuloy na hindi ito papatulan, sagutin, at ipadismiss sa pamamagitan ng paglahat ng allegasyon, tapatan nila ng counter allegations yung mga evidences nila ng gobyerno, and then request them to evaluate our evidences that we provided, and then i-dismiss ang kaso. Hanggat hindi nila ginagawa yan, di ba? So, kaya importante ho na ipadismiss na ng gobyerno sa ICC, makipag-cooperate para ang Amerika hindi na magagamit ng ICC. Because remember, hanggat hindi hinaharap yan, uusad yan ng uusad. Ang Amerika palaging mayroong magagamit na pang-pressure or pananakot, ika nga, sa presidente. Dahil nahaharang, nasasansala ang kanilang interest dito sa Southeast Asia. Mainam sana kung yung visiting forces agreement, noon pa nang nagbanta ang presidente, kinansela niya na. Di wala sana siyang problemang ganito ngayon na merong ICC biglang lumitaw. Dahil, imagine, papaalis na si Bensouda, at walang garanti na yung kanyang mga trinabaho ay tatrabahuin ang susunod sa kanya. And that is why she was appealing na ipagpatuloy nawa ang kanyang sinimulan. Diba? So kumbaga, iniready niya na para itong susunod sa kanya, nakatali na yung kamay, kundi gagawin na lang. Sino ang nagbigay ng ganong klaseng influensya kay Bensouda? Diba? Sino yung malaking tao diyan? Alam naman natin, Amerika nakakagalaw kahit saan, basta para ho sa kanilang interest. This is indeed, yeah, this is a conspiracy theory kasi palagi naman ganun ang galaw ng Amerika eh. They can send an assassin to assassinate whoever they want to. Basta kalaban nila brave by principle, papa-assassinate nila. Or look what happened to Libya. Ang ganda sa Libya. 'Di ba? Ang ganda doon. Imagine bagong kasal ka, libre lahat, may bahay ka, may 50,000 ka pandolyares. Meron kapag farming ang negosyo mo, meron kang libreng traktora para makapag-startup ka.
De bonggesyos ang pamilya mo, wala kang aalalahanin na baka wala kang ipakain sa kanila, sa mga anak mo. Diba? Pero bakit nila kinalaban ang Libya? Because Muammar Gaddafi suggested na palitan na natin yung dollar, gawin natin gold. Ginto na natin ibabase. At dyan nga'y sinasabi, natalo dyan ang Amerika. So mula nun, pinalitaw ng masama si Colonel or President Muammar Gaddafi. Iraq, hindi nila makontrol ang Iraq sa langis. O, ano nangyari? They destroyed Iraq. Ano, nagkaroon pa ng conspiracy. Diba? Coalition of the willing or coalition of the killing. And ang laki, masyado tayong luging-lugi. So tama lang talaga, kunestyon niya ng presidente at tamang-tama talaga na tanggalin ng IC, ang BFA. Kung magkakaroon ng BFA na panibago, doon mas maganda. Repasuhin. Eh kung tinanggal na kasi yan ni President Duterte ng maaga pa, yung within 180 days, tinanggal ng tuluyan yan. Oh, ang Amerika hindi gumagawa ng anong hakbang ha. Ang sa kanila lang is, offer sila, ano hinihingi ninyo? Eto, mga military equipments na renta. Okay, bibigay namin sa inyo, ito yung listahan. Oh. Tapos nito, may panibago naman ngayon. Explain nyo sa amin bakit na... Di ba ako, di ko na rin maintindihan eh. Bakit nagbago na naman ang request ng presidente regarding dito sa exercise, sa visiting forces agreement. Samantalang nandiyan na yung hiningi niya, ibibigay na ng Amerika, yun na yung ipush, hanapin. O hindi nyo mabigay, okay, cancel natin, tapos ang usapan. Pero bakit ngayon may explain? So nangyari tuloy, nakakuha pa tuloy ng magmadadahilan ng Amerika para bigyan ng matinding pressure ang presidente. Na parang lahat ng kanyang pagbabanta, lahat ng effort niya to protect the interest of the Filipino people and also the jurisprudence, yung mga batas natin, na nabababoy diyan sa mga batas na nakapaloob or provisions ng visiting forces agreement. Para sa akin, ang dapat na gawin ng presidente ganito. Two things. Okay? And again, sorry sa mga hindi kapanalig. Pero this is my opinion. Okay? Ito yung nababasa ko. Eh. Para matapos ng lahat ng ganyang problema niya, harapin niyang pareho yung dalawa. Ulitin ko lang. Ah, hindi ho ko mo pagbibigyan ng investigasyon, hindi ko mo magbibigay tayo ng mga ebidensya ng inosente ang presidente. Siya kasi kinakasuhan at saka itong DOJ, si Guevara at saka si De La Rosa. So lahat ho sila kailangan sumagot dito. Hinighlight na kasi masyado ng mga media eh, ang presidente, pero hindi po lang siya, marami pang kasama. So sa patunayan nila na hindi totoo bintang laban sa amin. Napatunayan namin na kung kami ay may mga kasalanang ginawa, pwede ho kaming litisin dito sa kasong murder. Dahil gumagana po ang aming korte. Diba? Paano malalaman kasi ng ICC prosecutors yan kung puro tayo tago? Kaya again, ang aking tanong, kung walang tinatago, bakit ayaw? Bakit pag-cooperate? Lahat sila'y abogado. Diba? Lahat sila'y abogado. Alam nila kapag ka-korte o pinaka-fiscal prosecutor, lalo't international yung na ganyan, eh dapat yan ay siniseryoso. Hindi pwede yung emotional attack. Na na-insulto kami. Nandating sa amin, walang gumagana rito. Unang-una, hindi rin makakarating sa kanila yan. So kinakailangan ninyong ipakita sa kanila by in writing and then with evidences, kahit ganong karaming ebidensya, padala nyo sa kanila para meron silang basis for fair and just evaluation. And I believe na maabsuelto tayo dyan. Diba? Maabsuelto tayo dyan. Ang problema, paano mangyari yan? Oh, tapos ngayon ng BFA, pangalawang dapat gawin ng Pangulo, ito. Tanggalin ng BFA, tapos ang usapan. Diba? Huwag nang pagpaliwanagin pang Amerika. Hostage ang BFA. Hindi maganda yun eh.